Morning mga bossing. Kanya ko palang mabubusan itong mga bossing kapon. Bali si Lolo Boy yung nagporma. Ngayon palang maga, ngayon bubusan. Tapos dugtugtong ko na rin yung mga tira-tirang mga bakal dito sa bahay. Yung tira-tirang materyales sa mga project. Mga project. Dugtugtugtungin ko na lang para malagyan ang bubong itong si... Ayun yung mga poste mga boss. Yung dalawang poste na yan. Hindi pa nabuhusan yan. Galing ngayong maga palang bubuhusan yan. Para tapos malalagyan ko na siguro ang bubong to. Ito yung mga ilang bakal dito. Galing tinabi ko yung mga bakal na tira-tira. Yung mga maiksi. Ayan dyan. Ibaba ko mamaya yan. Pag dudugtungin ko na lang yan. Tubular to mga boss. Tubular na 2x4. Yan ang gagamitin kong pambubong doon sa CR. Kunti lang naman ang gagamitin doon. Siguro mga 3 meters lang. Ito yung mga tirang bakal mga bossing. Yan. Bale pag dudugtugtungin ko to para may magamit doon sa bubong. Para makatipid. At meron ding si Parlins. Siguro kakasya na yung mga yan. At meron ding 2x2 na tinabi ko rin. Yung mga etaritaso. Pag dudugtungin na lang. Malaya na mga boss, magbubusa tayo ng poste. Nandito lang tayo ni JR at si Master Nante nandito rin para tumulong. Magbubusa yung poste at yung bayo ko. Saglit lang na magbubusa itong dalawa na to. Bubusa na namin ngayon. Ayun mga boss, tapos na mabuhusan itong mga poste. Yung dalawang poste na yan. Bali, saglit lang namin binuhusan yan. Marami kasing tumulong sa atin. Kaya, sandali lang natapos to. Next natin mga boss, ito naman. Ito naman, asintada rito sa harapan. Yan naman yung asintadaan natin ngayon. Bali, yung pinto pala na ito mga boss, in-open ko ng 70 cm itong pinto dito sa may CR. Yan, 70 to. 70 cm. Kadalasan sa mga CR mga boss, ang pinto ng CR, 60 cm lang. Yung pinto ng mga CR. Pero ako, inopen ko ito ng 70. Pagagawa ko kasi ito ng aluminum door na yung may frame. Para medyo maganda. Pag may frame yung aluminum door, hindi yung mismong door na yung pinto na yun naka dito sa wall. Mas gusto ko yung may frame. Mas magandang tingnan pag may frame yung aluminum door. Kesa pag in-open mo 60, yun na lang yung pinto. Bali, pinto na lang yun. Itotokso lang nila dito sa pader yung pinaka-bisagra niya. Kaya, medyo maliit yun. Eh, medyo, katantaman din naman yung laki. Kaya lang, mas gusto ko yung may frame. Para medyo magandang tingnan. Tapos nakadrop pala ito mga boss ng 2 inches dito sa flooring dito sa labas, dito sa pinaka flooring nung bahay. Sa taas, nakadrop tong CR ng 2 inches para pagka naglinis ng CR, hindi papasok yung tubig dito sa loob ng bahay. Standard height ng pintuan mga boss, 210 ang pinaka standard ng pinto. 210 cm. Kaya 210 tong gagawin kong opening dito. Tapos aluminum door na may frame. Bale, ito yung mga bakal na tira-tira ko mga bossing. Yung mga tubular na tira ko nung ginawa ko yung bubungan ko. Yun, yung bubong. Ito yung mga tira-tira. Tapos yung mga parlins. Ngayon, pag
na pagdudugtong dugtungin ko to. Bubulol na ako mga boss ha. Tapos gagamitin natin tong welding na yung bagong bili ko noon. Pagdudugtong-dugtungin natin to, siguro makakabuo rin tayo. Sana hindi na kulang ito mga boss kasi wala na akong pambili, walang budget lalo na ngayong walang trabaho. Nasa bakasyon, walang income. Kailangan na sumakto na itong mga to. Sana sumakto. Tara, gawin na natin mga boss. Bale, mga boss, nakaisa na tayo. Isang pedaso na dinugtong natin. Siguro nasa 3 meters mahigit na to. Kaya inugtong ko na yan. Bale, kalahati na yan ng isang buo. Kung bibili ka ng isang buong ganyan, mga boss, na tubular na 2x4, nasa 700 yata, 700 plus, or sabihin na natin 800 yung isang buo. So, makakamura tayo dito. Siguro, makakaisa pa tayo, sobra pa siguro kahit tatlo, makakagawa pang tatlo ng ganito kaba. O makakatipid tayo ng makakasip tayo ng pera para dito sa gagawin natin bubong. Kung bibili natin yan, medyo mahal din. Tapos ito yung C-Par lens, meron na rin C-Par lens ito. So siguro ang dalawa na ito, dudugtong ko pa itong dalawa na ito. Tapos meron din akong 2x2 tubular, ayun. At tira din yan, tapos meron may isa doon, ayun yung isa 2x2. Yan na lang pagkakasyeng ko doon sa bubong. Siguro mabubuo na yung bubong, yung process ng bubong na yon. Tapos meron din akong sobrang yero doon na kulay brown na ginamit ko doon sa bubungan sa bahay. Siguro kukulangin ako ng isang perasong 10 feet ang haba. Siguro bibili na lang ako noon. Siguro mga boss, yung 10 feet ang haba na long span na kulay brown, siguro to sa tansya ko nasa 700 yun, 700 or 800 ang isa. Pagka na framing na yon, framing na yung pinaka-traces niya, yung ito mga bakal, bibili tayo ng isang piraso siguro, isang piraso lang na yero. So, dun sa hardware na malapit. So, tara mga boss, dudugtong pa natin yung iba para ma-ready na natin yung gagamitin natin pambubong dun sa may CR. Bale, ayun na mga boss, yung nagawa nating tubular o pinagdugtong nating tubular. Bale, naka-isa, dalawa, tatlo, apat. Bale, naka-apat na piraso akong siguro may 3 meters yung haba nito. Bale, kung bibili nito, siguro nasa dalawang piraso na to na buo. Kung dalawang pirasong buo, siguro nasa 1,500 siguro. Tubular na to, itong apat. Tapos meron na rin ako ngayon dito C-Par lens, yan yung mga tira-tira. Isa, dalawa, tatlo. Siguro mabubuo na yung framing ng bubong ng CR ko mga bossing. Sobra pa tong tubular na to. Yung tubular na to, kailangan ko lang dito is dalawa lang. Apat yung nagawa ko, meron pa akong reserbang dalawa. Sa paggawa ng bubong mga boss, mas mabilis kasing gawin pagka yung materials is tubular.
or tubular na 4x4, minsan 2x5, meron din 2x5, meron din 2x6. Yung mga contractor gusto nila yung mabilis na trabaho. Tulad nito, tubular, i-install na lang nila, hindi tulad nung angle bar na rebaring yung Raptor. Ang angle bar kasi mga bossing, medyo matrabaho yun. Ipapabricate pa nila yung Raptor na rebar na angle bar. Ipapabricate pa nila yon, so isang dagdag trabaho pa yon. Pagka pinabricate yung Raptor na angle bar na rebar. Kaya yung mga iba, yung mga ibang contractor, mas gusto nilang gamitin to. Tubular, o kaya yung bago ngayon, yung C-channel na solid na bakal. Yung ginagamit nila ngayon. Mas matibay yung C-channel kaysa dito sa tubular. Kasi itong tubular, hollow siya. Bali, wala siyang laman sa gitna. Hindi katulad nung angle bar, solid yun. Tapos yung C-channel, solid din yun. Pero mas matibay yung rebar na angle bar yung Raptor. Mas gusto ng mga contractor yung ganong materyales, yung tubular or C-channel na bakal. Mas mabilis gawin. Tapos medyo mas mura pa siya kumpara sa angle bar tsaka sa C-channel. Mas mahal yung angle bar, mga bossing. Tapos yung iba ginagamit nila, yung pamakuha ng yero or sa tinetex screw ng yero is 2x2 imbes na C-Parlins na 2x3. Oh, C-Parlins na 2x3. Yung iba gumagamit na ng 2x2. Mas matibay kasi itong 2x2 kesa sa C-Parlins. Mas mabilis din kabit. Ay mga boss, yung tip ko sa inyo sa paggawa ng bubong. Dito sa taas mga boss, ito yung masintada. Nasarado na rin yung bayo ko. Siya yung nagpatuloy kanina dito. Tinulungan niya akong magkasinta rito sa taas. Ayan. Bali, pagka pinlastering ko, ikakantuan ko na lang itong binto na to. Tapos, baka bukas mga boss, lalagay ko na yung mga pinagdugtong-dugtong kong tubular na 2x4 dito. Lalagay ko na ng bubong to. Para okay na dito kahit tumulan, di na papasok yung tubig dito sa loob. Ayos na nito CR dito. Kunti na lang, finishing na lang nun. Tingnan natin itong nag-checkpoint dito sa barangay namin mga boss, dito sa kanto. Bale, hinaharang na nila yung mga pumapasok na ibang lugar. Dapat merong ID na dapat pakita kung taga dito ko talaga. Ayan. Ayan yung mga nagbabantay dito sa barrio namin, mga barangay Tanod. Hinaharang na nila yung mga pumapasok na ibang lugar. Hindi na nila pinapapasok yung hindi residente dito sa barangay namin. Ganun ka kaigpit ngayon dito sa lugar namin. Ito yung binibigay nilang yung gate pass mga boss. Kung wala kang nito, hindi ka makapasok dito sa barangay namin. Dapat meron kang ipapakita ng ganito, ID. Thank you.